Si Alvina. Ibig sabihin, malayo na siya sa impluensya ng kadiliman. Kilala ko ang kasama niya. Isang dating taga Tierra Fuego. Salamat kay Bathala. Hindi kasama ni Alvina si... Bigla na wala si Alvina. Hindi niyo na ba ako natatandaan, Dakila? Di ang punta ko. Bakit ako napadpad dito? Aling Rosing, mga kasama, siya si Haraya. Isa siyang kaibigan. Haraya? Eh, ikaw ba yan? Abay, napakadagal na panahon natin hindi nagkita. Ang pagkaalam ko, hindi ka basta-basta nagkakatawan tao. Maliban na lamang kung may masamang nangyari. Haraya, anong nangyari? Naririto po ako upang sabihin sa inyo. Patay na si Balasik. Ayun! Tumusok sa puno! Ay, parang pareho to sa lumilipad na tari ni Dakila. Dakila talaga, oh. Bonggang welcome sa atin. May nalalaman pang palipad tari. Dakila! Yuhu! Kilala namin ang tari mo! Kahit mag-iba pang kulay! Dakila! Gabriel, eh hindi ba dapat masaya ka dahil nasa piling na siya ng isang kaibigan? Hindi niyo naiintindihan. Delikado si Alvina sa piling ni Gabriel. Halika, bilisan natin. Kailangan mahanap na natin si Alvina. Ang ibong nakakaalam ng lahat. Patay na ang Balasik. At kilala ko po kung sino ang pumatay sa kanya. Sino? Sino, Haraya? Si Agilus. Si Agilus ang pumatay kay Balasik. Ano ba yan? Masakot ako dyan.
nagtetreten eh. Huwag nagtiryo. Savannah, huwag ka magpalinlang sa panlabas na kaanyuhan. Ang pipitsugin lalaki na yan ay isang engkantado. Engkantado yan? Oo. At may kakayahan siyang hindi natin sakop. Eh ano? Hahayaan na lang natin siya magpalakad-lakad dito. Eh, teritoryo natin mga Ravenna to eh. Bilang prinsesa ng mga Ravenna, may karapatan akong tugisin kung sino man ang hihimasok dito. Hinay-hinay lang sa banyo. Natural. Hindi natin siya patatakasin. Pero dapat, hindi siya handa pag nakita niya tayo. Para hindi niya tayo malabanan. Ganon? Nakalipad nga. Paano nangyari yun? Anong nasa labas ng halunhin? May mga nakatira ba doon? Oo, Lourdes. May mga taong nakatira sa labas ng halunhin. Pero kalaban sila ng mga Ravenna. Kalaban? May mga kalaban ako? Mga taong ibon din sila, pero iba ang lahi. Ang tawag sa kanila ay mulawin. Ang namumuno sa kanila ay si Bagwis. At ang asawa nitong si Veronica. Bagwis? Parang... Hindi mo sila kaibigan. Kailangan malaman mo na ang mga mulawing ito ang nagtaksil sa'yo. Nagtaksil? Ipagpaumanhin mo, Haraya. Pero nahihirapan ako maniwala. Wala akong makitang motibo ni Agilus para patayin ang Balasik. Alam ko may kahinaan at paglabag na ginawa si Agilus. Pero ang pumatay, hindi niya magagawa yon. Mawalang galang na dahila, pero bakit naman hindi? Huwag nating kalimutan na pinabayaan niya ang kanyang responsibilidad sa pagbantay sa puno ng ulam. Nagawa niyang biguin ang lahat ng maasa sa kanya. At dahil sa kanya, natakpan ng maiitim na ulap ang Avila. At dahil kakaunting sinag ng araw nakakapasok sa Avila, nalanta ang mga dahon ng puno ng mulawin. Kaya hindi ba layo ang sinasabi ni Haraya? Hindi ako pwede magkamali. Ako mismo ang nakakita. Para bang ang lalim ng galit niya. Hindi ko mailarawan kung anong kahayupan ang ginawa niya sa mahal kong si Balasik. Sa atin to gagawin ni Dakila. Masama ang kutob ko. Hindi nga si Dakila ang nagpapalibad ng tari. Ay! Ang cute! Ay! Hindi pala cute! Nakata-cute! Wala na lahat ng mga Ravenna. Akala ko nga. Di ba? Marami nang mamamatay sa mga akala. Halika! Ayoko na silang playmates!
Huwag tayong tumakas. Labanan natin sila. Tama ka ni Walong. Hindi tayo duwag. Sugod! Sugod! Kayang-kaya ko to. Grabe, bagsak lahat ng mga Ravino. Tignan mo, puro tulog. Isang ulit? Pinaniwala ni Bagwis ang pagmamahal na inalay mo sa kanya. Pinaniwala niya lahat ng sakripisyo mo. Pinaniwala? At si Veronica, inagaw niyang lalaking pinakamamahal mo. Inagaw na? Gantihan mo silang lahat, Lourdes. Balikan mo ang mga umapi sa'yo at turugin mo sila. Gagantihan ko sila. Dudurugin ko si Veronica at si Bagwis. Amen, amen. Kung hindi ka na nga tinutubuan ng pakpak, kung effective nga yung pagbunot ni Aling Lourdes o gatpak mo. Eh, wala rin naman ako nararamdamang matinding lungkot, matinding galit. Alam mo, parang ako na nanaginip eh. Yung magandang panaginip ah. Yung tipong ayaw mo na magising. Ano nang ibig mo sabihin? Tignan mo ngayon. Kasama ko si Alwina dito kung saan simple at tahimik yung buhay. Parang yung buhay natin sa Cherro Fuego. Tutuusin niyo, mas gusto ko pa yung buhay ngayon kaysa sa buhay noon eh. Ngayon, wala nagbabawal na magkita sa amin. Walang nangungutsa sa kanya. At higit sa lahat, wala akong karibal. Sarap pala napakaramdam. Para kami binigyan ng isa pang pagkakataon na magsimula ulit. Teka nga, teka nga. Ngayon lang, magsimulang muli ka mo. Hindi pa naman kayo ah. Bakit sinagot ka na ba niya? Ngayon tanong pala eh, naniligaw ka ba ulit? Tama ka na ng titig. Uy, baka matunaw yan. Uy! Akala ko kung ano na eh. Ha? Ang bilis naman nila mag-recover? Tignan lang natin kung hindi kayo susuko sa kakong gawin. Pagpauwan mo sana, Agilus. Alam mong nasa likod mo kami sa lakbayan ito. Pero kung pwede sana, ipaniwalag mo naman sa amin kung bakit ka naniniwalang nasa panganib si Alwina sa piling ni Gabriel. Narinig ko nag-uusap si Nahabagat at Dakila. Pinag-uusapan nila ang maitim na lihim ni Gabriel. Maitim na lihim? Naitanong mo na ba kay Dakila kung anong lihim na ito? Sinubukan ko. Pero hindi ko nakuha ang sagot kay Dakila.
Ngayon, tinakwil na nila ako. At wala ng paraan upang malaman kung totoo mula kay Dakila. Pero nakita ko sa isang pangitain, may balak patay ni Gabriel si Alvina. Nalalantan na ang mga dahon. Nawawala pa rin ang mga bunga. Dahil yan, papabayaan yan. Isa lamang ang maaaring ibansag kay Agilus. Kriminal! Alabagwis, bilang bagong hari ng mga Mulawin at lahat ng nakatira dito sa Avila, kailangan ka na ngayon magpasya. Magpasya? Kung anong gagawin kay Agilus, baha. Napakalaking pagkakasala ang ginawa niya. Pumatay si Agilus. Pinatay niya si Balasik. Hindi pa ba sapat sa inyo na itinaboy natin si Agilus sa Avila? Ang totoo niyan, nabababawa kami nilumbas sa simpleng pagtakwil kay Agilus. Kung kami ang masusunod, ang dapat na parusang ipinataw sa kanya ay kamatayan! Pero Daragit, lumbas, huwag nating kalilimutan ang lahat ng sakripisyo ni Agilus noon. Oo, nagkamali siya ngayon, pero... Nagkamali? Hindi yata tama ang salitang nagkamali. Parang pinalalabas mong hindi sinasadya ni Agilus ang lahat ng ito. Sa nakita ko, hindi ko masasabing hindi sinadya ni Agilus ang pagpatay kay Balasik. Ano, Haring Bagwis? Bakit hindi natin hanapin si Agilus? Hindi sapat na itinakwil lang natin siya. Kailangan siyang dakpin at patawan ng parusang kamatayan! Gusto ko sanang sabihin na huwag ka nang mag-alala eh. Kaso lang, hindi ko naman maaalis sa'yo ang mag-isip. Oo nga eh. Eto nga't magkasama na ulit tayo, pero hindi mo naman ako makuusap na hindi problema ang pinag-uusapan. Naiintindihan ko naman yun eh. Kung maaari lang ibalik yung dati, no? Yung buhay natin sa Chero Fuego. Andiyan lang si Inay. Chilika sa Chris, ikaw. Pwede man eh. Alam mo ba't hindi natin subukan na kahit sandali lang eh. Huwag muna natin isipin yung mga problema natin. Pwede ba yun? Pwede yun! Oh, ang ginagawa mo, Gabriel? Oh. Baka mo. Alvina, pwede ba ako bumili ng suman? Hanggang hindi mo pa talaga nakakalimutan yung pagbibenta namin ng suman. Oo naman. Alam mo ba, buong buhay ko, wala na ako natikman na suman na sasarap pa sa binibenta niyo nila Aling Lourdes. Gabriela, kiwi mo na to para maubos na, oh. Oo ba? Para mabitiwan mo na itong bilao mo at makapasyal na tayo dun, sa bayan. Ha? Konti, ah. Oh. Gabriel! Nakakagulat naman ang inihatid na balita ni Haraya. Oo nga. Pero yaman at balita na ang pinag-uusapan dito. Dakdak, Bakit hindi mo nga pala pinapakilala sa amin ang mga bagong perikos? Oo nga pala, Ika. Mga kaibigan, eto si Mai, si Ika, at si Hampas. Yun namang mga naan doon, yun ang mga kaibigan nating Mulawin. Ito naman ang mga bagong saltang periko. Si Satsat, si Sutsot, at si Sulsol. Ikinagaganak namin makilala kayo. Buti na lang ang tatagpuan niyo si Dakdak. Alam niyo naman mga periko, hindi kami nahuhuli sa balita. Nabalitaan namin na bukas na ang Avila sa lahat. Kahit ang baka sakali kaming lumipad dito. Mabuti nga na andito na kayo. Hindi na ako mag-iisa sa ngayon. Hindi kagaya noong nandito pa sila ngagad at ang-ang. Kung nawala sila, ako nalang tuloy natitirang ibong may kulay. Itinuring mo silang kaibigan.
binigay mo ang pagmamahal mo kay Baguiz. Pero si Veronica ang minahal nito. At hindi ako minahal ng Baguiz na ito? Binigay mo lahat sa kanya. Nagsakripisyo ka para sa lalaking pinakamamahal mo. Pero walang awa kanilang nilapastangan at sinaktan. Mga Ravenna? Nasa kuta ako ng mga Ravenna? Si Ravenum yun ah. At ang babae? Imposible. Pero kamukhang-kamukha niyang Nanay Lourdes ni Alwina. Nakita na ni Tex si Amatsi Lourdes. Ano pa ginagawa natin? Sundo pa rin natin! Ganun ba kahirap ang magpasya? Palibasa, puso ang ginagamit at hindi ang utak. Yan ang sinasabi ko. Doon pa man, hindi ako sang-ayon na hirangin siyang bilang pinuno ng ating pangkat. Kulang siya sa... Hilaw pa siya. Kulang pa siya sa experience sa pagmumuno. Kaya di ko, no? Hindi makapagpasya. Isa pa, naturingang hari ng mga mulawin. Pero ang reyna, ang asawa niya, dating reyna ng mga Ravenna. Kung hindi siya makapagdidesisyon sa lalong madaling panahon, maaaring mag-aklas. Maaaring mag-aklas yung nasasakupan sa kanyang pamumuno. Isigaw niya ang pangalan niyo. Niwalum! Lawiswis! Pakaspas! Nagsanib ang lakas! O, paano? Muna na ako sa inyo. Ha, pare-pareho lang naman tayong pupunta sa inyo. Ba't di pa tayo magsabay-sabay? Oo, ano? Pare-pareho nga lang pala tayo ng pupunta. Ba't di pa tayo magsabay-sabay? No? Di ba sabi mo, gusto mo na mauna? Sinabi ko ba yun? Oo, di ba sinabi mo? Gusto mo nang mauna. Oo nga, sinabi ko yun. Yan tanong pala eh, naniligaw ka ba ulit? Inay? Inay! Bakit? Pasensya ka na. Nagkamali lang ako. Baguiz, kung ano man ang magiging desisyon mo, nasa likod mo ako. Ano, Haring Baguiz? Habang hindi ka nagpapasya, nawawala ang panahon.
Baka mahirapan na tayong tugisin si Agilos at lumayo rin sa Avila. Mga kasama, inaamin ko sa inyong lahat na nahihirapan ako magpasya. Lalo na't napakalapit sa puso ko si Agilos. Kaya napagdesisyonan ko na ipaubaya sa mga nakakasakop ang pagpapasya. Hindi na namin kailangan ng mahabang panahon, Haring Bagwis. Nakapagpasya na kami. Alam na namin ang nararapat na parusa para kay Agilos. Kamatayan para kay Agilos!